Praise the Lord. Maayong hapon ka na itong tanan sa ngalan sa tungbuhi nga Diyos. May sono. Ako sang i-off diri. Ako ang isa ka-monitor kay basig mag-ilog ni ron ang signal mga ikson. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa tungbuhi nga Diyos. Praise Jesus. Hallelujah. Maayong hapon sa tanan. Maayong hapon, diri sa kong ikahimutangan niya, maayong gabi dito sa Davao, mga ikson, dalaygon ang alam sa tumbuhin nga Diyos, no? Salamat sa 11 viewers, nga ni Ana, uban sa Akua, maminaw ta sa pulong sa tumbuhin nga Diyos, makikinig po tayo sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, patuloy po tayo na makinig, no? Kasi kanina napakinggan ko kay Pastor Danny, sobrang ganda din ng kanyang mensahe, mga kapatid, kasi parang nabanggit niya doon na ang Word of God, yun po yung buhay, yun po ang buhay natin spiritually, mga kapatid. Yun po ang magiging breath natin. Sabi ni Pastor Osiman dito, praise the Lord, hallelujah. Nandito si Pastora Abeth Lutaw Pidor, siya, praise the Lord. Maayong magandang gabi dyan sa iyo, Pastora. Si UPC Amelin Ann Saudi, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Nandito din siya, nanawagan siya sa aming mga kapatiran. Praise the Lord. Thank you, gang. Hallelujah sa pagtawag sa ating mga kapatiran, no? Praise the Lord. Isa pong ministry ito. Isang ding ministry yan, yan mga kapatid. Kagaya ni Esteban, na siya po ay nagdadala lang din ng mapagkain doon sa mga poorer, sa mga anak ng Diyos, kung saan sila pupunta para maisagawa ang gawain ng ating Panginoong Jesus. Salamat sa mga gipangtawagan niya. Salamat sa Panginoon, si Pastor Oseman din. Ay nanawagan din siya, mga kapatid. Tunay, mga kapatid, na ang Diyos natin, kailangan natin i-share ang salita ng Panginoon para maalaman ng lahat, mapakinggan ng lahat. One time, mga kapatid, sa 4 PM online, may sa tukba pala yun, nagawain, may isang kapatiran tayo na nag-share lang sa link. Praise the Lord, naligtas po siya sa kamatayan. Kasi gusto na po niya pala daw magpatiwakal. Yung parang ganun ba? Parang gusto niya nang anuhin yung buhay niya. Pero nung napakinggan niya ang salita ng Panginoon, talagang agad-agad nakiusap ang Panginoon sa kanya. Hindi po yun siya, hindi pa po siya baptized in the name of Jesus Christ. Pero pinasahan lang, mga kapatid. Kasi sabi niya, may malaki daw siyang problema sa kaibigan niya. Pero salamat sa Panginoon at pinasahan niya ng link, mga kapatid, at agad-agad binago ng Diyos ang kanyang gipanghunahuna bitaw niya nga dautan. Yung mga masasamang iniisip niya sana ay binago ng Diyos at pinalitan ng kasayahan, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon. Ang Word of God, ang salita ng Panginoon ay buhay, mga kapatid. Na pag-aabot sa isang kapatiran o sa kahit kanino, mga kapatid, nasa bingit na sana ng kamatayan, nasa siya, na gusto na niyang kunin ang buhay niya. Pero salamat sa Panginoon at may salita ng Diyos. One time din ang Cebu, napakinggan ko yung sino ba yung nagpatutuo doon, na gusto na rin yan sanang magpatiwakal, pero narinig niya, di ba sa cellphone natin, may Bible, may ano siya doon, may apps yata, tapos biglang nagbasa, yung agad-agad siya nga nagbasa dito ba, pero ambot, Ginoo, ang Diyos yun ang nagpamuhat at umayosan. Ang Diyos talaga ang siyang kumilos nun. Kasi bakit, mga kapatid, biglang narinig niya na ang Bible ay nagbasa. Kasi may mga ano tayo, may mga Bible na pwede mo lang ipindot siya at siya na mismo ang magbabasa at makikinig ka na lang. Hallelujah. Yun ang nangyari sa kanya, mga kapatid. Kaya ang salita ng Panginoon ay napaka makapangyarihan. Kaya share and share lang po tayo. Ako man din ay pinipilit ko rin ang aking sarili, mga kapatid, na i-share and share ang salita ng ating Panginoong Jesus. Kasi hindi natin alam. Kaya sa ating ding pag-share, mga kapatid, i-pray din natin na Lord, sana bigyan niya yun ng pagkakataon, God, na buksan yung salita mo. Hallelujah. Kasi nag-share lang ako, Panginoon. Pero hayaan mo po, God, na buksan nila yun, Panginoon. At sa panalangin natin, mga kapatid, bigla bubuksan nila yun, no? At makarating sa kanila ang kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. Kasi yun din ang trabaho natin, yun din ang pinaka ibinigay sa atin ng Panginoon, the preach the gospel. Lahat po ay inutusan talaga, mga kapatid. Praise the Lord. Manimbaya sa kudiri, mga kapatid. Nandito si Termi Albiti, nakipanood din siya, si Pastor Jimuel Bury, in siya, amen. Praise the Lord. Maayong hapon diha, Pastor Alberto Osiman, nanawagan din siya sa mga kapatiran niya na one time, nakita ko yung
wife niya rin nanonood, sabi niya parang hindi siya, hirapan siya pag-intindi, no, kasi Bisaya yung sa kaast, karon ang adlaw sa kaluwasan, karon ang adlaw sa kaluwasan, ang platform ng today is the day of our salvation is kaligtasan talaga, mga kapatid. Wala tayong ibang inihayag dito kundi ang Panginoong Diyos lang, kaya open po ito sa lahat, open po sa kahit kaninong denomination. Hindi tayo magdadala ng denomination dito kasi hindi natin dadalhin yung sa langit. Hindi tayo magsasabi doon, ganito ako, ganito akong grupo, ganito akong grupo. Hindi po natin dadalhin yun doon. Kaya dadalhin natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Nandito din si Sis Anasel Enantayo. Isa to siya sa iyong sinasabi ko kanina, mga kapatid. Masipag po siya sa pag-share ng mga link unto God be the glory. Sabi nga kahapon narinig ko rin si Pastor Jemuel Bury sa James 5:20 ba yun? At talagang agad-agad nung narinig ko sa kanya, agad-agad kong isinulat, mga kapatid, at minimorya ko kung saan mabasa yun, kasi makapagligtas tayo ng makapagpabalikan ng isang kaluluwa doon sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ay makapagtakip ng karamihang kasalanan. Kaya tayo mismo, mga kapatid, ako man din, sabi ko, Lord, ala, yun pala ang gagawin ko, kasi para man lang maibsan-ibsan yung mga dati kong mga hindi kaya-ayang ginawa ko sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Makukuha daw yun, mga kapatid. Unti-unting mawawala ng pang. Alam ko na pinatawad natin, pero lalo pang matatakpan ang ating makaramihang kasalanan. No? Kasi bakit? We bring one soul to the Lord. Hallelujah. Hindi man tayo, ginawa lang tayo mag-minister para sa kanila. Hindi rin tayo ang nag-ano sa sarili natin. Sino ba tayo? Sino ba to, Sister Ruth? Wala man tong kapangyarihan. Kapangyarihan ng ano? Walang kapangyarihan to. Pero ang Diyos ang may kapangyarihan. Kaya do our best. Hallelujah. Share and share sa salita ng Panginoon. Nandito din sa Runes Digamon. Sabi niya, Amen. Praise the Lord. Siguro, at ano to ng asawa ko? Mga relatives. Hallelujah. Si Jane Estera Hanyolan. Praise the Lord. Nandito din siya. Hallelujah. Amen. Ang aking kapatid, si TG. Nandito din siya, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. O tingnan natin yung mga sa unahan. Medyo may panahon pa tayo, no? Natin. Sana wag po tayong magsawa. Katatapos lang din ng 4 PM online na nagawain, mga kapatid. Pero yung hindi tayo manawa ba, nasabi natin, Lord, hindi pa rin ako nagsawa agad. Hindi ko pa rin naano yung presensya mo. Maghahanap pa rin ako ng ibang aking titingnan para malaman ko kung ano ang totoo, at ma-failed tayo with the Holy Ghost. Amen. Importante ngayon na mapuno tayo sa Holy Ghost, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Amen. Hallelujah. Hindi man agano nag-ano ang monitor ko. Hindi nag-pop up yung mga sino ba yung nanood. Si Jennifer Tops, nandito din. Praise the Lord. Hallelujah. Sino pa itong nandito? Si Mayel Cabrestanti sa Bantu. Salamat sa mga anak ng Diyos na patuloy po na sumubaybay sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Si Smaritis Berondo Tanasas, doon to sila sa Camiguin Region. Salamat sa Panginoon. Nakita ko rin sila, napakaano nila sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat sa mga anak ng Diyos na magiging kalakasan din natin, no? Na makita natin sila kung gaano sila kasigasig sa paglilingkod sa ating Panginoon. Si Slaya Maputol, hallelujah, nandito din. Iba din yung ministry na ibinigay ng Panginoon sa kanya, but still, parang Esteban din siya, mga kapatid, no? Stephen, magkailangan magiging Stephen tayo. Hallelujah. Magiging deacons, magiging Stephen sa harapan ng ating Panginoon para mapalaganap ang gawain ng ating Panginoon. Mary Tarap Alasima, praise the Lord, nandito din siya. Hallelujah. Praise God. Sister Bibi, na ito rin ay lagi talagang sumubaybay sa gawain ng ating Panginoon, at hindi lang yun, ipinaabot din ang kanilang mga pagpapala na nanggaling sa Panginoon para mangyari itong ating magawain, mga kapatid, no? Wala, hindi po tayo manghingi ng tira dito, ha? Bawat ang binigay ng Panginoon, libre po ang kaligtasan na ibinigay ng ating Diyos. Kaya sabi niya, ibigay niyo rin na libre. Ibigay niyo rin na libre. Hallelujah. Pastor Jimuel, nandito rin. Pastor Alberto, salamat. Nanawagan din si Pastor Alberto sa mga kapatiran niya. Sis Maylin Hadol Casao, siya, Amen. Sis Ameline, pinanawagan niya rin yung mga kasamahan namin. Praise the Lord. God bless you, gang. Hallelujah. Na-bless din ako sa buhay niya nito. One time, ilang ulit ko mang sasabihin, at talagang God is good. Basta panindigan natin ang Panginoon, papanindigan niya din tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Kahit anong mangyari, papakita niya rin. Makasabi tayo na totoo yung Jeremiah 33:3, call unto me and I will show great and mighty things that thou knowest not. Hallelujah. Yung hindi pa natin nakita kailanman, sis Jennifer Tapps, sis UPC, yes, sis Ameline,
Sis Giselle Rivera Itang, hallelujah, Pastor Abet, salamat sa Ginoo, malipayon kayo ang magbawali. Amen, praise the Lord. No, kasi ang joy ba yung gikan sa Panginoon, yung galing sa Panginoon, hindi natin maitago, no, makita kaagad sa muka. That is the joy na, mahal kaya ito kung bilhin natin to sa hospital? Painumin pa tayo ng magamot para lang sumaya tayo? Ay nako, hallelujah. Ang pagtawa, mga kapatid, ay maraming magagamot sa ating mga kuano, ating makatawan. May narinig nga akong preacher, sabi niya, yung magmukmuka, mas piliin mo ang magsaya doon sa Panginoon. Mas piliin mong magpuri sa Panginoon, hallelujah. Eh, wala mang makatawa kung may problema. Pero andun yung nagpupuri ka sa Panginoon, yung pang you are crying with the presence of the Lord, na Lord, I have a problem, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord pa rin, kahit may problema, mga kapatid, amen, in the bad and in good times, hallelujah. Sis Marilyn, siya good PM, sis, God bless you more, and good PM to all viewers, God bless us all, yes, mayong gabi, sis, hallelujah, praise the Lord, Pastor Sis Giselle Rivera Itang, nag-ano siya, heart, Pastor Jimuel, siya, God bless ka as Davao, Sister Ruth, God bless you more, amen, to God be the glory. Salamat po sa mga panalangin at mga kanabitang mga blessing nagikan sa atong makaigsunan, dalay ko na ngalan sa atong buhay. Ngayon sa Brother Jid Mark Bialag, mga young people doon sa Davao, hallelujah, praise the Lord, Sir, marami pa po dito, no? Tataamintang praise the Lord. Hallelujah. Sis Mary Tara, sis Pastor Alberto, nanawagan talaga siya doon sa mga kapatiran niya. Hallelujah. Rachel Alin Kainday, lagi ko rin to siyang nakikita, no, sa gawain ng ating Panginoong Jesus dito po sa online. Praise the Lord. Kung hindi man tayo makaano sa online, alam ko na lalo na ngayon Sabado, busy po ang mga anak ng Diyos. May cottage prayer, may preparation para bukas. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi pa rin dito sis Mylene Hadul Casao, nag-ano siya ng heart. Thank you, sis. Hallelujah. Dalay ko na nga lang sung buhay nga Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Evening. God bless this Ruth. Amen. Sis Mary Tara, praise God. Maayong sayos kagabihon kaas Davao. O maayong hapon kanimo, Sister Ruth, ibuok o sa tanang viewers. Amen. Maayong hapon po niya sa imo, sis. Siya, magandang gabi sa kaas Davao at sayo, Sis Ruth. Ganun din sa lahat ng tagapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Magandang hapon din sayo sa Manila, Pastor Useman. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, amen. Praise the Lord. Sabi ni Sis Ameline, hallelujah, God bless you always, Ate Ruth. God bless you tugang. Amen. Praise the Lord. Sister Mayel din, pinanawagan niya rin yung mga kapatiran niya. Maayong sayong kagabion, Sister Ruth. O sa tanan, viewers, God bless everyone. Sis Jennifer Taps, hallelujah. Dalay gun ang alam sa tong buhay niya, Diyos. Sundili na itong maglangan, no? Kay 120 na pala. Praise the Lord, hallelujah. Let us pray, O God, o dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, O God, muli sa pagkakataon, Lord, na ibinigay mo sa akin, Panginoon. Wala akong magagawa sa aking sarili, O Lord, maliban lang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mabuti, God. Ikaw ang Diyos na ihahayag ko sa hapong ito, Panginoon. Wala akong ibang dadalhin, kundi ang pangalan mong makapangyarihang Jesus, O God. Lord, unang-una sa lahat, salamat sa pagkakataon, Panginoon, na ibinigay mo sa akin. Hallelujah. Hindi man ako karapat-dapat, O God, but thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Sa big opportunity, Panginoon, na ibinigay mo sa akin, Lord. Maraming salamat, O God, sa lahat ng iyong kabutihan, Panginoon, bisan pa man, Lord, Ginoo Dios, sa topic, Lord, na dadalhin, Panginoon, na ipaabot mo sa amin, O God, sa akin man, Lord, magiging mensahe sa buhay ko rin, Panginoon, na hindi lang ako tagapagsalita mo, Panginoon, kundi tagapagkinig at tagagawa ng iyong masalita, Panginoon, Lord, maraming salamat, O God, just anoint me with your Holy Spirit, O God, hallelujah, anoint my lips, O God, na ang salita mo, Panginoon, ang mugawas lamang, O Dios, Lord, God, cover me with your holy blood, O Dios, Lord, nga hindi po ako ang makita, Panginoon, kundi ikaw po, Lord. Dakila ka, O Diyos, sa lahat ng bagay, Panginoon. Maraming salamat, O Jesus, Lord. You are worthy to be praised, O God. You are awesome, O Lord. You are beautiful beyond description, Lord. Ikaw lang po ang bahala, Panginoon, kung ano po ang sasabihin ko, O God. Dalaygon ka, O Diyos, walay katapusan, Lord. Ikaw ang Diyos na buhay, Lord. Ikaw ang Diyos na angayan, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na karapat dapat na purihin, Panginoon. Dakila ka, I pray in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Nung nakaraan, mga kapatid, nag-usapan natin, hindi pa rin tayo natapos, no, sa Stephen the martyr, o si Esteban nga usa ka martyr diha sa tong buhi nga Dios, mga igsuon, dalay gyud ang ngalan sa tong buhi nga Dios, na isa siyang
Isa siyang, ang pananampalataya niya, mga kapatid, ipinakita sa atin kung gaano siya maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ipinakita sa atin, mga kapatid, na hanggang ngayon, nagiging pagpapala yung buhay niya sa atin, mga kapatid. Na hanggang ngayon, sasabihin natin, Lord, gusto kong maging kagaya ni Esteban. Gusto kong maging kagaya sa kanya. Na yung bang ginagawa niya, ang tungkulin niya sa Panginoon na masaya, na naglilingkod sa ating Diyos, na puno ng Holy Ghost, mga kapatid. Si Esteban, isa siyang sinasabi dito, mga kapatid. Basahin muna natin ang ating key verse, baka makalimutan po natin po, makalimutan ko po pala, hindi pala kayo kasali dyan. Praise God, hallelujah. Acts 7:59-60, at kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon na nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu, at siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas sa tinig, o Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito, at pagkasabi niya nito ay nakatulog siya or namatay siya, mga kapatid. So ito po ang nagiging buhay ni Esteban sa kanyang kamatayan, mga kapatid. Napakahirap po ang kanyang kamatayan. Iwan ko lang sa atin kung kaya ba natin yung ganun, no? Hindi natin alam kung makayanan natin ang ganung kamatayan, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, makayanan talaga. Basta ganunan, nandun na tayo kasi hindi natin alam kung paano tayong kukunin ng ating Panginoon. Pero ang napakaganda lang kay Esteban, mga kapatid, siya ay namatay sa paglilingkod sa Panginoon. Siya ay namatay dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, na kahit anong mangyari, hindi niya ipagpalit ang ating Panginoong Jesus. Ganun po ba tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid? Na kahit minsan, kahit anong mangyari, Lord, kahit marami mang problema, Panginoon, praise the Lord pa rin, hindi pa rin kita ipagpapalit. Pupurihin pa rin kita hanggang sa iyong pagbabalik. Pero minsan, no, darating talaga, may mga time talaga na, Lord, bakit ganito ang nangyari, God? Pray naman ako ng pray sa iyo, ginawa ko ang mga bagay na kalugod-lugod sa iyong harapan. Pero minsan, mga kapatid, sinusubok kung hanggang kailan tayo na magpuri sa ating Panginoon. Magpuri lang ba tayo kung may mga blessing? Magpuri lang ba tayo kung maraming pagpapala, mga kapatid? Magpuri lang ba tayo dahil okay ang ating sitwasyon? Pero dito, ipinakita ng ating ni Esteban, mga kapatid, na talagang kahit sana sa kamatayan, ipagsigawan natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Napag-usapan na natin nung nakaraan, mga kapatid, no, ang buhay ni Stephen, na isa siyang deacon. Kagabi nag-try ako nag-search ng preacher ba siya. But anyway, mga kapatid, yung ating buhay, mga kapatid, basta lumalakad tayo sa Panginoon, kahit hindi tayo maging ganito na mag-preach man, no, na magsalita tungkol sa salita ng Panginoon, pero yung buhay natin, sabi ng 1 Corinthians or 2 Corinthians 3:2, hallelujah, Jesus. Wala po yata ako. Second Corinthians 3:2. Second Corinthians 3:2, sabi niya, mga kapatid, sabi niya doon sa Second Corinthians 3:2, sabi niya, ang ating mga buhay ay isa na, sabi niya doon, ang kamu ang sulat nga ginabasa sa mga tao, nga nasulat sa akong kasing-kasing nga ginabasa o ginaila sa mga tao. Si Stephen, ganun siya, mga kapatid. Nakikita siya kung paano niyang pinaglingkuran ang ating buhay na Diyos. Okay na po ba ako dito? Parang nag-stop ako, mga kapatid, kasi napansin ko na wala na yung monitor ko. Baka dada ako ng dada. Wala na pala akong signal. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ang alam sa tungbuhay na Diyos. Oh, Jesus. Hallelujah. Give us the good signal, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Dalaygon ang alam sa tungbuhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya yun, mga kapatid, ang buhay po ni Stephen. Nawala ako? No, nawala ako. Nandiyan na yata eh. Ang buhay ni Stephen, mga kapatid, kaya yun. Yun po ang, okay na po ba ako dyan, mga kapatid? Nandiyan na ba ang signal? Praise the Lord. Hallelujah. Malakas kasi kumain tong isa dito. Pero naka-off naman na. Praise God. Hallelujah. Dalaygon ang alam sa tong buhay nga Diyos. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Doon, mga kapatid, napag-usapan natin, no, si Stephen, kung paano siya lang isang deacon, mga kapatid, yung tagahatid lang mapagkain. Tayo man, nung mga nakaraan, napag-usapan natin na kung tayo ay maglilinis sa bahay ng sambahan, gagawin natin yung kahit pinakamaliit lang na gawain na nasa church, mga kapatid, kung gagawin natin ng taus-puso, mga kapatid, ng may
saya. Papagpalain tayo ng Panginoon. Nasabi ko sa inyo ang aking personal testimony tungkol doon sa paglilinis ng ating bahay-sambahan. May isang pastor, sabi niya, dito ka pagpapalain, sister, ng yung paglilinis daw. At yun nga pala, kasi nandito ako sa lugar na to para maglinis, mga kapatid. At dito rin, pagiging housemaid ko, pinagpala ako ng ating Panginoong Diyos. Kasi dito rin, nakilala ang ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. To God be the glory. Dito, mga kapatid, pag-usapan na naman natin, praise Jesus, hallelujah. Nakaraan, pinag-usapan natin kung ano ba, praise God, hallelujah. Number two, mga kapatid, those who suffer for Christ can be assured of His faithful presence and support in their suffering and His acceptance in heaven after death. Yun po, mga kapatid, pag tayo pala daw ay may sakripisyo doon sa Panginoon, tayo ay nagsakripisyo sa Panginoon, kung tayo ay magtitiis para sa Panginoon, mga kapatid, we are accepted in heaven, mga kapatid, can be assured their suffering and His acceptance in heaven after death. Kagaya na lang ni Esteban, mga kapatid, yung siya ay nagtitiis, nagpapagal para sa Panginoon. Talagang agad-agad nung namatay siya, ipinakita ng Panginoon kung paano siya natinanggap ng Panginoon during talaga yung sa kamatayan niya, no? Kung basahin natin ang Acts 7:59-60, mga kapatid, makikita natin doon kung paano ang Diyos ang nag-comfort sa kanya agad-agad. Praise the Lord. Sabi niya dito, for far better to die with Stephen under a hill of rocks, crushing our skulls and be welcomed into heaven by the risen Lord Jesus, than to die peacefully by family, but then to hear, depart from me, I never know you. Sabi niya dito, mga kapatid, mas maigi pa daw na mamatay tayo sa ganun, na binato tayo ng mga bato, binato tayo kagaya sa kamatayan ni Stephen, mga kapatid, mas maganda pa yun. Parang doon dito sa sanglibutan, hindi tayo tanggap ng taga-sanglibutan, mga kapatid. Lalo na pag nag-preach tayo, no, sa katotohanan, nag-preach tayo sa gospel, na sabi natin, Lord, wala man sana akong ginawang masama. Pero kahit ang ating Panginoon, mga kapatid, sabi niya sa John 5:25, this is fulfilled of what written to their scriptures. Devil hated me without a cause. Kahit ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, hindi nakaligtas, siya man din ay nainis ang mga tao sa kanya. Sabi niya, wala naman sanang ginawang masama ang ating Panginoong Jesus, kundi dinala lang niya ang kaligtasan sa atin, mga kapatid, ang gospel na kailangan natin magpabaptize in the name of Jesus Christ. Kailangan nating may pananampalataya tayo sa Panginoon. Kailangan nating magpabautismo sa pangalan Jesus Kristo, dahil doon lang ang kapatawaran ng ating makasalanan, wala ng iba, mga kapatid. Kung tayo ay baptized sa hindi kilalang pangalan, magparibaptize po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Lumapit po tayo sa mga pastor na nag-baptize in the name of Jesus Christ. Bakit, mga kapatid? Kasi sa pangalan lang ni Jesus ang may karoon tayo ng kaligtasan, mga kapatid. Sabi niya sa Acts 2:38, then Peter said, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remissions of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Naka-take note doon ang remission of your sins, at makareceive tayo ng Holy Ghost. Kung sinabi natin remission, mga kapatid, yung mawawala ang ating makasalanan. Nung unang panahon, sila po ay natatakpan lang, pero ngayon kinuha talaga ng ating Panginoong Diyos dahil doon sa cross of Calvary na ginawa niya doon, mga kapatid. Siya ay nagpapako doon sa cross. Kaya ganito din si Stephen, mga kapatid, kasi ang gospel, ipinalaganap ang gospel that time, mga kapatid. Ganun din sa atin ngayon, pero iba na ngayon. Batuhin tayo sa mga masasakit na salita, batuhin tayo sa mga kung ano-anong sasabihin sa atin, mga kapatid. Pero sabi niya, it's okay lang kung hindi tayo tanggapin ang sanglibutan. Sabi niya kaysa sasabihin ng Panginoon sa akin, depart from me, hindi kita kilala kung saan ka nang galing. Sabi ng Matthew 7:21-23, mga kapatid, ito na talaga gustong-gusto ko tong verse na to. Sabi niya, hindi ang nagbabawat nagsasabi sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga sabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan.
At kung magkagayo ipahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. So ganito mga kapatid, no? Praise the Lord, hallelujah. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Kung tayo pala ay naghahayag ng tamang katuruan sa mga tao mga kapatid, kasi ang tao mahilig sa mga man-made doctrine. Mas tinangkilik pa ang gawa ng tao lang mga kapatid. Pero ang Diyos mismo, minsan, hindi natin halos pakikinggan ang salita ng ating Panginoon Jesus. Pero salamat sa atin ngayon na nandirito mga kapatid. Salamat sa ating Diyos. Hallelujah, na binuksan niya ang ating mga puso mga kapatid, na nandito tayo, willing tayo, willing tayong mag-share, willing tayong makinig sa salita ng ating Panginoong Jesus. Ito ay pagpapala din galing sa ating Panginoon. Hallelujah. Kasi ang laman ayaw. Gusto lang ng laman manood ng mga telenovela, manood doon sa YouTube na kung ano-anong mga gipasundayag doon sa ating kaaway para maya-maya sabi natin, hala, naubos na ang oras ko, tapos na ang oras ko, kapapanood ng mga movies, na wala tayo talaga, parang ang kaluluwa natin lalo lang manghina mga kapatid pag ganun. Minsan mga kapatid, pag manood ako ng movie noon, yung hindi pa ako hinubog talaga ng Panginoon, sabi ko, pagkatapos kong manood, parang ang lungkot, na hindi ko mawari kung saan ang galing ang lungkot. Sabi ko, Lord, ano ba tong kalungkutan na parang hindi ko mawari siya talaga mga kapatid, hindi ko ma-explain kung anong klaseng kalungkutan mayroon ako after manood ako ng movie noon yun mga kapatid. Pero ngayon sinisikapan ko sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, maigi pa magbasa tayo ng Bible, maigi pa mga kapatid manood tayo ng mga live preaching, hallelujah, kasi unti-unti doon tutulungan tayo ng Panginoon na ma-mold ang ating faith, hallelujah. Pero pag manood tayo ng ganun, ay subok ko talaga, sabi ko, Lord, parang nanghina ako na parang ang lungkot na hindi ko maramdaman, tapos magpasok na yung mga negativity sa isip ko, papasok dahil sa pinapanood ko na hindi, kasi yun po ay galing po sa hindi maganda. Nawawala yung isip natin sa pagbabasa ng Bible, nawawala yung isip natin sa pag-memorize ng mga memory verse mga kapatid, at sabihin ng Panginoon, depart from me. Dito sa binasa natin mga kapatid, ito mga kapatid, ang kadalasan talaga, Lord, minsan nakapagtanong din ako sa sarili ko mga kapatid, sabi ko, God, bakit yung iba, o pinagpala mo rin, mga ganun ba, ganito, ganyan. Kasi sa panahon ngayon natin mga kapatid, ang ating Panginoon ay lawyer pa natin, abogado pa ang ating Panginoong Jesus. Pero pagdating ng time, judge na, ay hindi na talaga, sabi niya, depart from me. Magsasabi tayo, Lord, nagpapalayas ako ng demonyo sa iyong pangalan, kasi may mga katuruan ngayon mga kapatid na pwede rin silang magpalayas ng demonyo, pwede rin silang gumagawa ng makababalaghan, mga makapangyarihang gawa. Pero ang Diyos natin, alam naman natin mga kapatid na ang Diyos din natin ay siya ay Diyos na pantay-pantay at this time. Hindi kasi hindi pa nga siya judge mga kapatid, siya pa po ay isang abogado. Kaya sabi nga niya doon sa Matthew 5:45, kung hindi ako nagkakamali, sabi niya, nagpapaulan siya sa mga masama at sa mga hindi masama, nagpapasikat ng araw sa mga ganap at sa hindi ganap. Kasi ngayon ang Panginoon ay okay pa mga kapatid, but the time will come na isasabihin niya na depart from me. Kaya salamat sa Panginoon, no, na tayo ay ba kailangan, ano ibig sabihin nito mga kapatid, depart from me, kasi bakit hindi tayo siguro may iba doon na tama naman sana, pag tinawag nilang Panginoong Jesus, agad-agad mag-responde sa kanila. Kasi nga ang Panginoon natin ay God is love. God is just. God is give favor sa lahat mga kapatid. Pero pagdating ng panahon ay sabihin na talaga, depart from me. Bakit mga kapatid? Kasi hindi tayo baptized in the name of Jesus Christ. Maaring hindi tayo baptized in the name of Jesus Christ. Maaring hindi rin pa tayo nakareceive ng Holy Ghost na sinasabi ng John 3:5. Maliban na ang tao ay panganak muli sa tubig at sa espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Kanina, sinabi din yan ni Pastor Danny na kailangan daw, we need to be baptized in the water and in the spirit, mga kapatid. Ano yung espiritu? Yung makatanggap tayo ng Holy Ghost, mga kapatid. That the initial evidence is the speaking in tongues. Hallelujah. Hindi pwedeng, nakatanggap naman ako ganito, ganyan. Pero hindi tayo nakapag-speak in tongues. No, that is the initial evidence that we receive the Holy Ghost. Hallelujah. Gaya ng mga topic ko ng nakaraan, mga kapatid. Hallelujah. The importance of the speak in tongues, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi niya, depart from me. Hindi kita kilala. Oo nga, gumagawa ka ng makapangyarihan. Oo nga, naganito ka. Oo nga,
Ganyan ang ginawa mo sa akin, pero hindi kita nakilala. Bakit, mga kapatid? Kasi hindi nasulat ang ating mapangalan sa aklat ng buhay. Kasi once we receive the baptism in the name of Jesus Christ, masulat ng ating pangalan doon. Sabi niya sa Revelation 20:15, sabi niya doon na ang ating mapangalan ay masulat na doon sa aklat ng buhay. Kagaya ng ano, kung pag-alala natin, mga kapatid, ang life ni Lazaro, at ni sa taong dato, mga kapatid, yung mayaman hindi nasulat yung pangalan niya, pero si Lazaro, kung ma-observe nyo ang siya doon, makapatid, may pangalan siya. Masabi natin na siya si Lazaro, talagang nasabi ang pangalan doon sa Bible niya. Bakit? Kasi nasulat yung pangalan niya sa aklat ng buhay. Pero yung taong dato, wala siyang pangalan. Hindi siya pinangalanan ng Ruth Comendador. Hindi siya napangalanan ng ganun. Hindi siya napangalanan ng Pastor Jamuel Bury. Hindi siya napangalanan kasi hindi siya kilala ng ating Panginoong Jesus. Kaya kailangan kilala tayo ng ating Panginoong Jesus. Kaya kailangan sundin natin ang requirements ng ating Panginoon, na kailangan magpabaptize tayo in the name of Jesus Christ. Magkaroon tayo ng pananampalataya, at hindi lang hanggang doon, mga kapatid, ang ating paglilingkod sa Panginoon. That is a first stepping, mga kapatid, yung mapa-enroll tayo sa Panginoon. Kagaya sa pag-aaral, kailangan magpa-enroll tayo doon, ipasulat natin ang ating pangalan doon sa school, kasi hindi tayo ma-recognize as an enrollee, as a student, kung hindi tayo masulat sa pangalan doon sa kanila doon sa school. Ganon din sa ating Panginoong Jesus. Once we receive the baptism in the name of Jesus Christ, napatawad ang ating kasalanan, nawala na yung ating kasalanan, sabi nila, Sister Ruth, bakit? May kasalanan ba ako? Wala man na. Hindi naman ako pamatay. Hindi ako nagnakaw. Namuhay ako nang may. Wala akong kalaban. Ganito, ganyan. But as we know, mga kapatid, si Cornelio, isa na po siyang taong mabait. Isa na po siyang tao na kung sabihin natin, kung lahat ng pagkamatarong nandun na sa kanya, mga kapatid. Pero yung ginawa niya, nagiging ano lang, samyo. Nagiging handumanan lang sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, pinasuguan siya doon ng apostoles, mga kapatid, para mapabaptize siya in the name of Jesus Christ. Kaya kung sino pa po ang hindi pa po baptized, if you are baptized sa hindi kilalang pangalan, magpabaptize po tayo sa pangalan ni Jesus, ni Jesus Kristo. Hallelujah. Kasi doon lang po tayo magkakaroon ng kapatawaran ng ating makasalanan. Baka hindi tayo, para hindi tayo sasabihin, depart from me, hindi kita kilala. Oo nga, nabaptize din naman tayo, nakareceive na tayo ng Holy Ghost, huminto naman tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ha, sabihan din tayo, depart from me, hindi kita kilala. Umalis ka sa aking harapan. Praise the Lord. Sabi ko, God, hallelujah. Ang hirap nito, Panginoon. No? Sana, God, Lord, pagdating mo. Kaya nga tayo, mga kapatid, huwag tayong pakampanti. Huwag tayong, Lord, ginawa ko naman kayo minsan, mga kapatid, pag hindi ko maramdaman ang presensya ng Panginoon, sabi ko, Lord, magbilang ako, God, ano ba yung makasalanan ko sa iyo, Panginoon? Kasi mahirap po pag hindi natin, maganda talaga yung may assurance tayo na always natin ma-meet ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Pag ma-fail tayo with the Holy Ghost, puspos tayo ng Holy Ghost, masabihin na natin, Lord, mag-rapture na, sama na ako sa iyo, 100% makasama na talaga ako sa Panginoon. Pero pag hindi, ay naku, parang ang sabi natin, andun yung mag-isip tayo kung ano kaya ang magiging kahinatnan natin sa ating paglilingkod. Kaya si Stephen, makapatid, okay lang sa kanya. Kaya nga hindi niya naramdaman kung ano yung pinagagawa ng mga tao. Kasi bakit? Namamatay siya na nandun sa pananampalataya niya sa paglilingkod sa Panginoon. Namatay siya, makapatid, na ipinagsisigawan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Nawa po, ganun, no? Hindi tayo sasabihin. Minsan, mga kapatid, nasa tamang katuruan na tayo, pero minsan sumusunod pa rin tayo sa mga man-made doctrine. Sorry to say, mga kapatid, minsan may mga anak pa rin ng Diyos na niniwala ng Christmas, no? Sorry to say po, hallelujah, pero nakakalungkot po. Hindi pa ako perfecto, mga kapatid. Sino ba ako sa harapan ng ating Panginoong Jesus? Pero sabi ko, Lord, hindi ko makita yan sa banal na aklat. Hindi ko makikita na ipinanganak ikaw ng December 25. Kaya nagre-rebattle talaga ang kinakaloob-looban ko. Ayaw ko niyan, ayaw kong tanggapin yun, Panginoon. No, minsan na nakakaalam na sana tayo, nasa tamang baptism na tayo, mga kapatid. Pero minsan sumusunod pa tayo. Pag nag-celebrate ang mundo ng Easter Sunday, nagsiselebrate ang mundo ng kung ano-anong mga celebration, nakikiuso pa rin ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Baka one of these days, sasabihan din tayo ng Panginoon, depart from me, hindi kita kilala. Kasi ayaw pa naman ng Panginoon na magsamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. Hallelujah. Magsamba tayo sa kung ano-anong narito sa sanglibutan, mga kapatid. That is a man-made doctrine. Hindi po nakasulat yun sa banal na aklat, kahit baligtarin man ang Biblia. Okay?
kahit mula Genesis to Revelation, wala kang mababasa, mga kapatid. Yes, ipinanganak ang ating Panginoon, pero hindi nagsabi ng mga nagsabi doon kung kailan siya ipinanganak. Gawa-gawa na lang ng tao yan. Na-blessed ako nung napakinggan ko yung, eh, kasi yung kapatid ko nag-aral ng online Bible school, mga kapatid, at na-blessed ako doon sa teacher nila. Kasi bold po siya na nagsasabi, kasi kailangan po ang katotohanan ngayon sabihin natin. Hallelujah, kasi paninglanta ng ating Panginoong Jesus, sasabihin sa atin, sabi niya sa sabi niya doon sa Revelation, kung sa nakalimutan ko lang sa 22 yata kung anong verse doon, may malaki tayong pananagutan sa Panginoon. Hallelujah, lalo na ang mga preachers, mga kapatid, lalo na ang mga nagdadala ng salita ng ating Panginoong Jesus. Baka yun lang po ang magiging dahilan na sabihan natin, nasabihan yung mga tao, mga kapatid, depart from me, depart from me, hindi kita kilala, lumayo kayong lahat sa akin. Praise the Lord, hallelujah. Kasi ma-stricto po ang ating Panginoon. He is very strict sa pagdating po sa oneness of God. The oneness of God. Napaka-stricto ng ating Panginoong Jesus. Kaya nakakalungkot. Kaya minsan, pag may marinig ako na nag-ano pa rin ng Christmas, oh God, hallelujah. Sabi ko, Lord, kung may verse lang sana, mangunguna pa akong mag-celebrate, mga kapatid, pero hindi ko makitaan kailanman. That is a man-made doctrine. Totoo po yun, mga kapatid. Kaya tayong mga anak ng Diyos na nakakaalam sa katotohanan, bahala na, magalit minsan ang iba, no? Hindi tayo papakinggan, pero okay lang pagalitan, magalit sila dahil sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, dahil sa katotohanan, mga kapatid, okay lang para sa akin, okay lang, kahit hindi mo ako dili, walay mo tagad na ko, okay lang. Basta masasabi natin ang tamang katuruan sa Panginoon. Hindi pa ako, mahina pa po, kunting-kunti pa lang po ang kaalaman ko sa Panginoon. Hallelujah. Lalo na sa kanyang masalita, walang-wala po ako sa iba, mga kapatid. Yung mga bitirano na sa paglilingkod sa Panginoon, mga pastors, mga kung sino-sino, pero sabi ko, Lord, I rely your revelation. Mag-rely lang po ako sa iyong kapangyarihan. Kasi Diyos lang ang nakakaalam, mga kapatid. If we kneel down every time, mga kapatid, pag hindi ko maintindihan ang salita ng Panginoon, pag may time na, Lord, ano tong ibig sabihin mo, naglumuluhod ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, tulungan mo ako, hindi ko, you are my great teacher, you are my great author, you are my great Jesus. At salamat din sa mga tao na ginamit niya po para mabuksan din ang aking kaalaman, na sila po ang nag-minister sa akin, para po maintindihan kong lalo ang salita ng Panginoon. Pero sabi ko, God, bantayan natin, mga kapatid, baka wala na po pala tayo sa landas ng ating Panginoon, no? Marami po ngayon, marami pa ngayon, nasa tamang katuruan na, nasa tamang ano na, baptism in the name of Jesus Christ. Pero pag minsan sinasabihan mo ng ganito ganyan, tungkol lalo na tong Christmas, mga kapatid, sorry, late ako. Pero dumating lang dito sa aking topic, mga kapatid, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus. Bahala na po, kung wala na akong magiging friend nito, after nito, okay lang. Praise the Lord, basta, kagaya ni Stephen, mga kapatid, binato siya ng binato, pero okay lang, my great Jesus, embrace me, nag-aantay na sa akin, sabi niya, oh, ito ang sinisinta kong anak, halika na, pumasok ka na sa kaharian, tapos na ang iyong pagpapagal, tapos na ang iyong kadalamhatian, tapos na ang pag-uusig sa iyo dahil sa aking pangalan, amen? Praise the Lord, hallelujah, kaya purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, no? Kaya ganun, kailangan talaga magiging bold tayo, kagaya ni Stephen, mga kapatid, bold siya, kahit siguro harangan siya ng sibat, dadalhin pa rin niya ang salita ng ating Panginoong Jesus. Kasi bakit kaligtasan ito? Hindi biro ang impyerno, mga kapatid. Hindi biro na mapunta tayo doon. Sabi natin, nakano naman talaga na maimpyerno ako, ganito, ganyan. Pero ngayon nga lang na mapasok tayo, mga kapatid, parang ilang araw na nating iindain. Pila na kaadlaw nga sakit kayo imong paso, imong samad. Bisag malaslasan lang kagamay, sakit na kaayo, murag pila kaadlaw na nimong antuson, mga igsuon. Pero lalong-lalo na dito sa impyerno, nga pila ka-degree ang kainiton, ang sobrang init doon sa impyerno, mga kapatid, wala pang init na na naisulat baga sa sanglibutang ito o naranasan natin. Lake of fire. Pag sinasabing lake, mga kapatid, yung bang malinaw lang siya, hindi gumagalaw, kasi lake nga. Buti pa siguro yung dagat kasi mag-wave-wave pa yung alon. Pero yung lake, mga kapatid, na sinasabi, parang linaw ba? O sa Bisaya pa, linaw siya nga kalayo. Nga wala agyoy pagkapalong-palong, mga igsoon. Kaya paningkamutan natin. Lord, pag may makatanggap, pag may marinig natin, hala, wala, hindi pala nasulat sa banal na aklat yan. Research, mga kapatid. Hindi natin sasabihin, kasi ganito, nag-aano yung ganito namin, ganito. Ang Panginoong Jesus ang ating sinusunod. He is our pattern sa paglilingkod.
lingkod sa Panginoon, ang ating Panginoong Hesus. Hindi kanino man o sino man. Yes, sila po ay nagme-minister lang. Kung makita natin na ang buhay nila ay naka-inline sa harapan ng Panginoong Hesus, nagtuturo sa tamang katuruan, nagsasabi sa tama, mga kapatid, please, hallelujah, yun po sila ay mga hinayaan ng Panginoon na mag-minister sa atin para i-correct tayo, itama tayo. Ako, mga kapatid, hindi ako, hindi rin ako elder, hindi rin ako ano, wala talaga ako. Sabi ko, mahiya ako sa mga tao. Sabi ko, Lord, hindi na ako mag-ano dito sa today is the day of our salvation. Kasi po, kung pagbabasihan, dito po ang naka-line up po ng mga preacher dito, puro po mga pastor, mga kapatid. Puro po mga bitirano na sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Pero dalaygon ang ngalan sa tumbuhin niya, Diyos, ipinataas ko ang ating Panginoon. Hallelujah. Kailangan lang natin magiging bold, magiging matapang tayo na sabihin ang katotohanan na one of this day, salamat Pastor Osteman na sinabi mo sa akin na ipinagbabawal pala ang mag-celebrate ng ganito. Ipinagbabawal pala ang ganito ng ating Panginoon. Hindi ako ang nagbawal, mga kapatid. Hindi si Pastor Osteman, hindi si Pastor Joe, hindi si Pastor Elias, hindi si Pastor kung kaninong pastor. Pero ang salita ng ating Panginoon, kasi napaka-strict po ng ating Panginoon. Napaka-stricto po niya pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon. Lalong-lalo na sa nag-iisang Diyos. Hallelujah. Kaya, please, no, mag-ano tayo, research tayo, and mag-pray tayo sa Panginoon. Lord, tama ba ito na gagawin ko? Okay ba ito na gagawin ko? Ako, mga kapatid, may mansya din ako sa buhay. May scars ako. Pero Lord, sabi ko, God, habag at awa lang ang aantayin ko sa iyo, Panginoon. Hindi rin ako aalis sa iyo. Hallelujah. Dahil ipinaranas mo na sa akin kung gaano kakabuti sa aking buhay. Sabi ko, mga kapatid, may scars ako. Hindi ako siguro sa nakakaalam sa akin. Hallelujah. Pero sabi ko, Lord, sa iyo lang ako magtitiwala. Sa iyo lang ako hihingi ng awa. Hallelujah. Magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. I-preach lang natin ang tama, mga kapatid. Sabihin lang natin ang tama kung ano yung nakasulat sa banal na aklat. Magalit man ang lahat, okay lang. Magalit man ang inuman. Kagaya ni Stephen, mga kapatid, binato siya ng tao kasi ipinahayag niya ang gospel. Inano siya ng mga tao kasi hindi nila pinaniwalaan na ang Diyos na nagkatawang tao ay siya rin Jesus. Siya rin ang Panginoon. He is the God of redemption. He is the God of creator, and He is the Holy Ghost today. Hallelujah. Kaya ganun din, binato siya, pinatay siya, pero okay lang. Sabi niya, it is better to die that situation, mga kapatid, kaysa mamatay kita na marami nga ang mag-aano sa'yo, marami nga ang magbigay ng condolences sa iyo. Pero pagdating sa impyerno, doon pala tayo pupunta sa impyerno, mga kapatid. Doon pala tayo ang ating destinasyon sa impyerno pala. Kaya okay lang, mga kapatid. Minsan masaktan tayo, no, sa salita ng Panginoon. Kasi minsan ang pride ang mag-iral sa ating mabuhay. Ang pride, mahirap yun. Kasi yun ang kaaway. Sabi nga ni Pastor Danny kanina, yun, kung hindi ako nagkamali, kung sinong pastor yun. Na ang pride, minsan, mga kapatid, pag pumasok, yun po ang hindi makapagtanggap sa atin. Ah, pagsabihan lang ako ni ganito, sino ba lang yan siya? Bago pa lang naman yan siya sa paglilingkod sa Panginoon. Wala pa lang yan sa akin. Ako bitirano na. Matagal na sa Panginoon. Pastor pa ako. Pagsasabihan ako ng ganyan. Praise the Lord. Hallelujah. Rebuke ourselves in the name of Jesus. Si King David, mga kapatid, nung nirebuke siya ni Prophet Nathan, hindi po siya nagkaroon ng rebellious heart. Sabi ko, Lord, sana ganun ako lagi. No? Kasi ang laman, nagre-rebel pag may magsasabi sa iyo. Minsan, ganun din ako minsan, mga kapatid. Pero Lord, salamat sa salita ng Panginoon. Kasi pinaalala niya sa akin, minsan ipinaalala niya si King David sa akin, na once na nirebuke tayo, mga kapatid, magkaroon sana tayo ng rebellious heart. Hallelujah. Diretso sana tayong lumuhod sa Panginoon at magmakaawa sa Kanya. Lord, mali pala ako. Ganito pala ako, Panginoon. Salamat sa taong ginamit mo na na-rebuke ako. Hallelujah. Huwag po sana tayong magalit, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. And research and ask Jesus and pray to God. Hallelujah. Lord, mali pala ako, God. Hallelujah. Mali pala ang pinaniwalaan ko, Panginoon. Hallelujah. Hindi pala nabasa sa banal na aklat. Hindi pala ganito, ganyan. Hallelujah. Kaya tulungan mo akong gawin ang tama sa iyong harapan. Ganun lang tayo, mga kapatid. Hallelujah. Walang perfecto sa atin. Sa akin ay, kung nakakaalam sa buhay ko, my scars is so grabe, mga kapatid. But God, sabi ko, Lord, you are my Jesus, you are my God. Hallelujah. Siguro may mga kapatiran man nakagaya rin ng aking kalagayan. Hallelujah. But magpakumbaba lang tayo sa Panginoon. Huwag din tayong magalit sa magsabi sa atin. Sabi nga ng pamangkin ko, huwag din tayo, nung napakinggan ko ang preacher niya, Sis Angel Kate, sabi niya, huwag din tayong magalit sa tao na mag-ano sa atin, mag-correct sa atin, no? Kasi hindi natin alam that He is
the one na pinaminister ng Panginoon sa iyo para maituwid ang ating landas sa harapan ng ating Panginoon. Huwag nating kagala, ah, sino ba naman yan siya? Kung ano naman yan buhay niya, sabi niya doon sa preaching niya. And I was blessed, sabi ko, Lord, sana ganun ang espiritu ko palagi, na hindi ako nagagalit. Pag minsan, mga kapatid, parang sabi, kasi tinitingnan natin kung sino ang nagsasalita. Pero minsan, titingnan natin, mga kapatid, baka ang Panginoong Jesus yun ang nagsalita at siya yun. At itinutuwid tayo kung ano ang dapat. No, huwag nating tingnan kung sino po ang nagsasalita, kung anong klaseng tao siya. Kasi one time, gagamitin kahit ano pang ato, ano, mga kapatid, gagamitin ng Panginoon. Pwedeng ang kahoy gagamitin niya. Hallelujah. During kay Moses, mga kapatid, ginamit niya ang burning bush. Ginamit niya, nagsalita siya doon. Pwedeng gawin ng Panginoon ang lamisa magsalita para sa iyo, pero nakakatakot na rin yun. Hallelujah. Kaya tao talaga ang gagamitin niya. Praise the Lord, no? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Baka sabi niya, depart from me. Hindi kita kilala. Umalis ka sa aking harapan. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi na naman natapos natin, God. Hallelujah. Hindi na naman natin natapos ang topic natin, mga kapatid, pero sobra po akong na-bless. Sana nawa po kayo din ay na-bless din, mga kapatid, no? Napanindigan natin ang katotohanan sa harapan ng Panginoon. Ah, hindi yan inano ng Diyos, hindi yan sinabi. Ang sinabi ng Panginoon, magpakabanal ako, wag akong mamantalon, wag akong maging ganito, magpakapuspos ako ng Holy Ghost, yun ang gagawin ko sa harapan ng ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Yun ang gagawin ko sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya dito, mga kapatid, kasi minsan, nalimutan natin, no? Minsan, sumusunod pa rin tayo sa mga man-made doctrine. Eh, ako talaga, nasasaktan ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, mula kasi nung pagkamaliit, hindi inanuyan ng papa ko ng ganun-ganun ganyan. Pag hindi nakasulat sa banal na angklat, ay galit talaga siya. Ayaw niya. Hindi man kami perfectong mga anak ng aking mga magulang. Marami din kaming pagpapasaway na nangyari sa buhay namin na halos, pero ang aming mga magulang hindi sumuko. Nakita namin kung gaano nila pinaglingkuran ang Diyos. Kaya nasabi ko, sabi niya, kaya maalala ko ang Matthew 10:37, ang sinumang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit kay sa akin na hindi karapat dapat sa akin, at ang sinumang umiibig sa kanyang anak na lalaki o anak na babae nang higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Kaya naalala ko ang mga salitang yon nung dumating ngayon, mga kapatid, nag-reveal sa akin nung mga bago-bago lang. Sabi ko, salamat sa Panginoon, kahit sa kabilang ganun, hindi tayo sinukuan ng kahit kanino, mga kapatid. Hindi sila sumuko sa pananampalataya sa Panginoon, na minsan parang gusto na rin mag-backslide, pero bagkus lumapit sila sa Panginoon, idinalangin pa rin tayo. Kaya paya sana po, no, kung ano lang po ang nakasulat, marami pa rin po sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Nakikitaan ko, hallelujah, nag-aano pa rin ng mga man-made doctrine. Hallelujah. Ingatan po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. We are in the car na, kumbaga, nakasakay na tayo sa barko, mga kapatid. We are baptized in the name of Jesus Christ, filled in the Holy Ghost, hallelujah, living in the holy life. Pero minsan nakaligtaan natin, baka isa tayo doon sa mga churches na sinasabi doon na hindi sumusunod. May isa lang, sabi niya, may isa sana, kayo sana ay sumunod na, pero may isa na hindi nyo sinunod. Ay ganito, gang mga man-made doctrine, bumabalik tayo sa mga kanununuan na mga doktrina, mga kapatid, yung mga tradisyon na mga doktrina na hindi na kailanman iniutos ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya purihin ang pangalan ng ating Diyos. Dito lang naman po ako, makawasan. Sana po hindi po kayo magsawa sa mukha ko at sa topic natin. Hindi po kayo magsawa sa salita ng ating Panginoong Jesus. Thank you sa mga viewers. Hallelujah. Hindi po ako ang naghipo sa inyong mga puso, mga kapatid. Ang Diyos po ang humipo sa inyo. Kasi gusto ng Diyos na ipaabot sa atin ang tamang katuruan. Ang tama, mga kapatid. Sabi ko nung time, sabi ko, Lord, bahala, wala nang managad sa akin. Ano yung managad, mga kapatid, sa Tagalog? Wala nang babati sa akin, okay lang. Kahit okay lang, kasi kailangan maituro ang tama, mga kapatid. Kasi lalo na, sabi ng James 3:1, at kung maari ay huwag maging guro ang marami sa inyo, yamang nalalaman ninyo na mas may mabigat ka na katulan. Hindi po basta-basta ang mag-preach lang ng mag-preach, nang basta-basta lang nasasabihin natin, mga kapatid. Ako takot na takot ako sa salita ng Panginoon, lalo na sa preaching, mga kapatid. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko basta-basta bibitawan ang iyong masalita nang hindi mo po nang galing sa iyo, Panginoon.
ayaw ko po, wag mo na lang akong gamitin sa ganito pag hindi guided by your Holy Ghost. Kasi po, nakakatakot po ang salita ng Panginoon. Babalikan tayo, mga kapatid. Babalikan tayo. No? Babalikan tayo. Kaya kailangan, magalit man ang lahat, hindi man tanggapin ng kanino man, kahit nasabihin kung ano-ano man, kagaya ni Stephen, mga kapatid, okay lang. Binatunga siya talaga ng tao, pero okay lang. Kasi sa pagbato sa kanya, nakita niya ang glory ng Panginoon. Nakita niya ang pag-akap ng Panginoon. At I'm sure na nandun na siya ngayon sa langit, mga kapatid. Kung wala pa naman ngayon, siguro there is a paradise, sabi niya ba, nandun siya sa paradise ngayon. Kagaya nung tao, mga kapatid, na sabi ng Panginoon, ngayon din ay dadalhin kita sa paradise, sabi niya, sa paradise. That is a time of dispensation of law. Nagtaka din ako noon, pwede lang palang ganun, but our Jesus is magagawa niya. Ang president nga, pwedeng magbigay ng pardon. Paano pa ang ating Panginoong Jesus na magbigay ng pardon sa atin? Pwede niya, pero that's the time na nakasakay pa po siya sa dispensation of law. Hindi pa po siya dispensation of grace. Kaya sinabi ng Panginoon, ngayon din, kasama kita sa paradise. So ngayon, mga kapatid, yung mga naglilingkod na namamatay sa Panginoon, hallelujah, nandun sila sa paradise. Kagaya na lang nila sa Roma, kapatid, at ang taong dato, taong mayaman, na nandun siya. Sabi niya, huwag sanang mangyari ang ganun sa atin, mga kapatid. Noon, sabi niya doon sa taong, ang sabi ng taong mayaman, na amang Abraham, papuntahin mo si ganito, si ganyan, pero huli na, mga kapatid, wala na. Minsan kaya magkaroon po tayo ng puso, mga kapatid, na handa pong makinig ng ating salita. Kung may rebellious heart tayo, hindi ko matanggapin, sino ba lang yung nagsalita na yan? Sino lang ba yan? Ang buhay niyan, hindi ko malimutan ang preaching ng aking my beloved na pamangkin, mga kapatid. Sabi ko, Lord, hallelujah, give us a heart, na repented heart, sabi ng Panginoon. Kasi sabi niya, mag-ingat kayo, baka pagdating din, at sabi niya sa 1 Thessalonians 5:8 ba yun? James 5:8, be also patient and establish your hearts, for the coming of the Lord is draweth nigh. So pinapa-establish ng Panginoon ang ating puso, kasi baka may puso tayong masama na hindi na sumampalataya sa Panginoon. Baka may puso tayo na suwail, na mga kapatid, hallelujah. Kaya kagaya na lang, bueno, bakit tayo, salamat sa Panginoon, salamat sa kanyang salita. O glory to Jesus, O God, you are worthy to be praised, O Lord, hallelujah, God. Dalaygon ka, Ginoong Diyos, sa walay katapusan, Lord, salamat sa iyong masalita, Panginoon, hallelujah. Alam ko, Diyos, na ikaw ang nangusap sa amin, Panginoon. Hindi ko to salita, Panginoon. Ito ay salita mo, Jesus. Hallelujah, Lord. Dalaygon ikaw, Ginoong Diyos. Hallelujah, God. Salamat sa iyong mga revelasyon, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, O God. Salamat, O Diyos, Lord. Hindi man ako karapat dapat sa iyong harapan, Panginoon. But thank you sa opportunity, O God. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah, Jesus, God. You are worthy to be praised, O Lord, na pagdating ng araw, Panginoon, hindi mo kami sasabihan, depart from me. Hindi kitang kilalang kilala. Lumayo ka sa akin. At doon kami mapunta, Lord, hallelujah, Jesus, sa dagat-dagat ang apoy at asopre, Panginoon. Lord, dakila ka, O Diyos, God, hallelujah, salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay po na nabe-bless ako, O Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah, Lord, of your goodness, O God, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa iyong presensya, Panginoon. Salamat sa iyong kapangyarihan, O God, hallelujah, Lord. Sa mga anak mo, Panginoon, na nandito, O God, hallelujah. Kung meron pa man, Lord, na nakasunod pa rin kami sa man-made doctrine dahil uso ng sanglibutan, O God. Lord, hallelujah, reveal to us, O God. Mangusap sa amin, sa panaginip, o sa anumang paraan, O God, Lord, para maitama lang ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, hallelujah. Lord, nasabihin mo sa amin, God, halika anak, sinisinta, halika na sa aking paraiso, hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, Lord, hallelujah, kung may mga anak po man, Panginoon, Lord, nahirap pa rin kami sa holiness, O God, Lord, tulungan mo ang iyong mga anak, tulungan mo kami, O God, kasali ako, Panginoon, sa aking journey sa pananampalataya sa iyo, O God, hallelujah. Lord, wala akong may pagmalaki sa iyo, Panginoon, kundi ang iyong pangalan lang, O Diyos, hallelujah. Pangalang Jesus, Panginoon, na pwedeng makaayo sa tanang balatian, O God, balatian sa spiritual, balatian, Lord God, sa physical, Lord, mga kaluyahon, mga kahinaan, Panginoon, Lord, hallelujah, Jesus, tulungan mo kami, Lord. Salamat sa mga tao na ipaminister mo sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus, hallelujah, Lord. Kung may mga anak mo man, Panginoon, na may karamdaman, O God, physically, Lord, Lord, gagamitin ko ang iyong pangalan mo, O God, kagaya ni Pedro, Panginoon, sabi niya sa Acts 3:6, sabi niya, then Peter said unto them,
Silver and gold have I none, but such as I have that I give thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Amen. Hallelujah. Lord, na sila po ngayon magkaroon ng kalian, magkaroon ng kaayuhan sa ilang mabalatian, O God. Salamat usab sa mabalatian, Lord. Hallelujah. Ngayon mong gihatag, O Diyos, sa matag usa, Lord, para mailhan ka na mo, Ginoong Diyos. Hallelujah. Lord God, hallelujah, kung may mga anak, O Diyos, Lord God, na nagsusumaan, nag-ano din sa kahirapan, Panginoon. Lord, hallelujah, you are our great provider, O God. Sabi mo, Panginoon, ikaw po ang nagpo-provide sa lahat, Lord. Halayaan mo lang po, Panginoon, na na matultulan na mo ang root of blessings, O God. Hallelujah. Baka merong bagay, Panginoon, na hindi namin nagawa sa iyong harapan, O God. Hallelujah. Lalo na ang pagbibigay, Panginoon, sa ikapo. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord, of your goodness, O God. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga lahat ng nandirito, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Hindi ko sila kilala, ang iba, Panginoon. Andito, Lord, mga silent viewers, O God. Thank you, Jesus, Lord, of their life, O God. Hallelujah. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, Lord. Salamat sa Holy Ghost, O God. Salamat sa salvation, O God. Salamat sa lahat ng bagay, Lord. Hallelujah. I pray in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Hindi na ako makaano noon kasi nawala na po yung oras ko. Kaya maraming salamat sa inyo, mga igsoon. Hallelujah. Dalay ko na ang alam sa atong buhay. Mag-reply po ako isa-isa. God bless po. Hallelujah.